Masayang buhay, mga mamshi, o ano, di ba? Nagustuhan ninyo yung akala nyo Bicol Express na gagawin ko, pero mali kayo. Ang ginawa po natin ay ampalaya in a coconut milk cream. So ngayon naman mga mamshi, syempre naka-quarantine tayo. So, di ba, ayaw nyo nang tumaba. So welcome sa mga vegan dyan. Ang lulutuin natin ngayon ay meatless. So instead na karne, ulit. Ang ating paulit-ulit na kinakain o niluluto, eh baka pwede namang palitan natin. Diba? So, kung mahilig kayo sa karne, beef, or any meat, so pwede natin palitan yon ng shiitake mushroom. Itong shiitake mushroom ay dry to. So, ibababad nyo muna ng at least 30 minutes. So, para maging ganito siya. So, ano-ano yung mga ingredients na gagamitin natin? So, ano lang, madali lang ito, available lang ito. So, ako, kasi nasa farm ako, bukid itong sa amin. Kaya, kung anong available na ingredients, yun lang talaga ang niluluto ko. So, diba, bawal daw mamalengke. So, sumunod tayo kay Duterte. Huwag laging namamalengke. So, meron niya yun na itinakda na once a week na lang mamalengke ang kada barangay. So, maswerte yung iba, dalawang beses sa linggo. So, kaya, kung wala kayong pang palengke, kung anong available sa inyo, dahil di ba karaniwan naman sa atin, alam nyo naman ang pwede at hindi pwedeng pagsamahin. So, from dun sa alam nating typical na lutuin, pwede tayo mag-create ng new dish. No? So, dapat alamin nyo lang kung alin yung pwede at hindi pwede. So, para makakreate kayo ng bagong dish. Ako katulad ko, mahilig ako sa parang market basket. Kung ano yung available o pwede to. So, iniisip ko, the last time ay ako ginawa yung ampalaya with coconut cream, ay naisip ko ay ang Bicol Express. Diba ang Bicol Express dati ay mostly puro pork, so pinalitan natin na ampalaya. So, bakit, anong pagkakaiba niya sa ginataan at bakit Bicol Express? Ang pagkakaiba lang noon ay nilagyan siya ng bagoong. At syempre, maanghang kaya Bicol Express. Diba, pag maanghang, anong gagawin mo? Mapapatakbo ka, mapapasigaw ka. Pero, sa una lang yon, pag nasanay na kayo, nako, sabi sa inyo, hahanap-hanapin nyo ang maanghang. Okay, but anyway, napahaba na ang ating chika sa previous natin. Thank you sa mga mommy na nakagusto ng ating recipe. Ngayon naman, this time naman, ang i-share ko sa inyo ay ang ating mushroom. Inspired naman ito ng adobo. Pero mapapansin niyo ang ingredients ko ay, di ba, tanong, marami ng adobo. Ano-ano ang ibang klaseng adobo? May adobo Batangas, may puti, may Bagyo. So, ito naman ay adobo ni Mami Chef. So, ito po yung ating mga ingredients. Ito po yung bawang. So, pag gusto niyo adobo, so ako kasi pag adobo, hindi ko sinusunod yung mosting ginagawa sa culinary na ang inuuna ay onions. Pag adobo, ang inuuna ko ay garlic. Pag adobo yan, yung mga dark sauces. Pag gusto ko yung, kung anong gusto nyong palabasing flavor, yun ang unahin nyo. Let's say, halimbawa, ang gusto niyo ay spicy, pero kakaunti ang sili. Diba? Yan ang problema natin, nagmamahal ang sili. Ang sili minsan nagiging dos ang isa, pero gusto nyo maanghang. So, ang sekreto nun, pag gusto nyo maging maanghang at konti lang available yung sili na saksakan ng mahal, kung dos man ang isa at minsan ni naglilimang piso, diba? Ang isa, eh, may solusyon dyan si Mami Chef. Ang sili ang unahin nyong igisa. So, kahit dalawang sili lang, promise, magiging maanghang ang lutuin nyo. Unahin nyo po igisa ang sili bago kung ano pa mang sangkap. So, balik po ulit tayo. Napahabang kwento ni Mami. Ang inyong Mami Chef ay chismosa. Chismosa sa kaalaman sa pagluluto. Hindi sa chismosa kung ano pa man. Kung ako ay mayroong natutunan, ichichismis ko sa inyo. Pero bago ko ichismis sa inyo, igagawin ko muna sa kusina ko. Yun ang kaibahan ko. Chismosang nanay na mahilig magluluto. So, bago ko i-share sa inyo, ay tinetest ko muna sa akin. So, aking pamilya. At syempre, minsan, ina-adapt ko rin sa aking negosyong pagkain. So, ito yung ating available na ingredients. Oh, baka makalimutan ko pa. Itong kapir lime. Ito ang aking bagong favorite na ingredients. Naging favorite kito, may kwento to, magandang kwento nito mga mamshi. Ang kapir lime na to, ang unang nagbigay sa akin nito ay aking si Chef Shisleg. Anong kaibahan nitong ano, kapir lime? Mapapansin nyo, dalawa ang dahon, kambal. Ang bango.
promise mabango to. Instead ng laurel, sabi ko nga, ito na ang favorite kong gamitin, Kaper Lime. Yan, Kaper Lime. So, yung Kaper Lime lagi ko nang ginagamit sa lahat ng dark sauce ko ginagamit. Basta lahat ng may soy sauce. So, ito yung ginagamit kong pamalit ko sa bay leaf, mga mami. O yan ha, shinare ko na sa inyo yung secret ko. Walang tinatago ang chismosang kusinera si Mami Chef. So, after nun, so syempre, masarap din kumain ng something, di ba, wala tayo sa Baguio. So, ano pwede natin pamalit? Nakikita nyo naman, bukid ako. So, ang available dito, kamote. So, ang kamote ko pang nakuha ay ang kamoting kahoy. So, hindi to kamoteng, yung tinatawag natin kamoteng baging, hindi po, ano? So, syempre, gusto as a mami. Mami Chef, ano ang kaibahan ko? So, pag naluluto ako, lagi dapat may gulay. So, ano ang available na gulay? Ito rin po ang available na gulay. So, meron tayong kangkong na kinuha natin sa farm. At meron tayong sitaw. Kung ang Baguio ay ang ginagamit ay Baguio beans, ako po sitaw. Okay? And then, syempre, ano ang ano natin, pwede pa natin isama sa ating lulutuin? Ang itlog ng pugo, mahal na ang itlog ng manok, pinakamurang itlog po ngayon ay 6 pesos. Pero kami, maswerte, may nabibili kami ng isang tray ay 130 na itlog. Yung small lang. Pero yung small nila, meron ding medium. O, yan. And then, syempre, baka naman sabihin ng inyong family, paano yan? Hindi naman kami mahilig talaga sa vegetable. So, gusto pa rin ng anak niyo ay medyo karne. So, kung gusto niyo, unahan niyo muna sila sa pag-flavor. So, gawin natin, di ba, uso ngayon dilata. So, ito nakakuha ako ng flavor spread. So, ito yung mag-flavor ng kaunti. Pero, pag sanay na sila kayong kumain ng ganito, na pamalit niyo ang sunod pwede nyo lang eliminate to. Pero this time, kung gusto ito na muna ang ilagay ninyo sa mga baguhan. O so kung talagang ayaw pa talaga nila na hindi talaga sila sanay yung mga bata talaga ng walang meat. So maglagay kayo ng konti. Unti-untiin nyo. Kailangan masanay muna sila, diba? Minsan nga ako, pinukwentuhan ko pa sila about the history of the food. So parang makakain sila. So kailangan kasi alam nila muna. So ipasok din natin yon. Kung ano yung mga history minsan, may chika, alam niyo naman, pero chika, hindi chismis na walang basihan. Kailangan may mga basihan. So, ito pa. So, minsan, di ba, gumagamit tayo ng oil. Pero ito, hindi to patis, mga mamshi, ha? Sesame oil. Okay. So, we're done, mga mamshi. Siguro, nakita niyo na ang mga ingredients natin. Suka, typical na nandito. Lahat ng konti. So, ngayon ay magmamarinate naman tayo dito. So, parang isipin nyo karne itong shiitake mushroom. So, always ginagawa natin sa karne para maging masarap siya at maging intact yung flavor na gusto natin. Diba, nagkakaroon tayo ng marination. At least 30 minutes, mga mamshi. Kailangan 30 minutes nyo i-marinate ito. So, ito lang. So, kung ano, soy sauce. Pwede naman siguro citrus. Any citrus ka naman. Si Dayap, yun ang gamitin nyo. Pero syempre, ito, suka ang gamit natin. So, itagay lang natin. So, suka toyo. Tapos, tagay natin siya ng, syempre, medyo sweet, no? Ayaw naman natin siya ng, hindi siya sobrang alat dahil may toyo. So, tagay natin siya ng pang ano, balance na yun. Always, lagi ako naglalagay ng konting sugar. So, dahil ito ay shiitake, so, dagdagan na natin, no? Maging generous tayo dito sa ating shiitake. Actually, marami naman ito. So, dagay natin. And then, salt and pepper mix. And then, i-mix natin siya, no? So, para din mayroon siyang aromatic, no? Tigay na natin itong ating sesame oil. Oh, speaking of sesame oil, alin nyo ba, dati hindi ako gumagamit nito. Thanks to Chef Lily Min, Korean chef. Naku, namimiss ko na talaga. One and a half year ako nag-aral din sa kanya sa mga cooking program niya, no? Cooking lesson niya. Dati,
Natatandaan ko pa na nagbabayad ako. Eh, sa sobrang namimiss niya ako, binibigyan niya na ako ng libre. Namimiss ko si Chef Lilimin. Okay. And then, one time ko pang natutunan sa kanya ay they always na gumamit ng luya. Ah, oops. Okay na pala din. Pwede na natin din itong i-mix ating yung pang flavor natin sa kanya. Kasi ano naman itong dilata, at tawag dito, luto na siya. Para maging balanse na kumapit lahat ito sa shiitake. So, mahilig talaga ako sa mga mag-fusion ng mga food. So, huwag kayong mag-worry mga mami. Kung minsan, sometimes meron kayong mapapakain na hindi nila gusto. So sometimes it affects their religion, di ba? Ang Muslim hindi kumakain ng pork, di ba? Yung iba naman ayaw ng anghang. So huwag matakot mga mamshi, no? Sometimes meron talagang hindi naman nangangahulugan na hindi kayo marunong magluto kapag kayo ay nare-reject, no? May dahilan kung bakit hindi sila kumakain, no? Di ba? Kasi sometimes sa culture nila, di ba? May mga ano tayo, may depende kung nakagisnan mo, hahanapin ang dila mo. So ano ibig sabihin, dapat alam mo, no? Yung iba kasi pag din kilala, ayaw nilang kumain. So ano dapat natin gawin? Ipakilala! O, oh, diba? Ganang-gana ang pagiging chismosang kusinera. Pag hindi kilala, ipakilala. So ito na ngayon yung ating favorite, no? So ilagay na natin to. So kailangan ito, pwede nyo rin hiwain, pwede nyo na rin kamayin, ano? Pero ako kasi, ginaganito ko lang kasi pagka iahain ko na, tatanggalin ko na siya para hindi nila alam. Kasi yung iba na-irritate pag nakakakita ng dahon. Gusto nila kasi yung mga bata, gusto nila kakainin ng dire-diretso. Ayaw nila nung mag-set aside pa siya, no? Pwede na naman itong kainin. Pero kaya lang yung iba na hindi pa talaga kilalang kilala si Cafe Lime, so ang gagawin nila, iseset aside sa plato. So, para hindi naman na sila maghirapang mag-set aside, ano ang dapat gawin, mga chismosang kusinera? Kung inyo nakuha, edi dapat ihiwalay na sa plato. Naku, may nakalimutan ako. Okay, ginger. So, mga mami, ihabol ko. Mahal kong anak, pakiabot ang ating ginger. Nasa si ginger? Nakalimutan. O, diba? So, penny tayong ginger para sa ating susunod na. Okay. So, ito thanks to Chef Lilimin. Kasi alam mo, sa kanya ko talaga natutunan ito na always maglagay ng luya. Diyos ko, nung una sabi ko po, eh, kaming Tagalog ako, nakagis lang ko. Honestly, naglalagay lang ako ng luya kapag ang niluluto ay isda. Pero ang mga Korean, they're always luya. So kayo, kung gusto nyo unti-unti hindi ipasok, huwag naman mabigla yung pamilya nyo, maglagay din kayo ng paunti-unti lang. But anyway, sobrang mahal ngayon ang luya. Aminin mga mamshi, ang luya ngayon nasa 300 kasi ito daw yung super healthy na ingredients. No? So lahat, hindi naman tayo naglalagay basta-basta lang lahat yan. So meron pala yan na benefits, health benefits. So sabi nga, ang inyong kusina, ang inyong ano ay gawing ang pagkain ng gamot. So ano dapat natin gawin? Kung ang pagkain ng gamot, edi magluto lagi tayo ng pagkain na may healthy sangkap. So mga mamshi, so ready na tayo, almost done na tayo sa ating marination. So babalikan ko kayo, antayin lang natin ito ng 30 minutes. Tapos pag 30 minutes, saka natin isa para pasok na pasok yung ipinasok nating ingredients, yung gusto nating flavor dito. Para madaya natin yung mga anak natin na kumain, na akalain nila ito ay karne, pero di naman. Balikan ko kayo mga mamshi. I'm back mga mamshi. Also, naka 30 minutes na. After 30 minutes, ready na nating mag-proceed tayo sa pagluluto. So, ito na po, lulutuin na natin, no? So, syempre, mga chismosang mami, sa kusina, kung chismosang kusinera, ang sabi ko po ay, pag sili ang inuna, yun yung ating gustong palabasin. Medyo spicy, no? Okay. Focus mo na lang mahal ko, huwag na sa akin para na lang sa niluluto.
kailangan din unahin natin yung bawang. Kasi masarap tong yung palalabasin natin. Medyo brown yung bawang. No? So pagka mga dark or soy sauce, may soy sauce yung niluluto ko. So yung bawang ko medyo gino-golden brown ko. Yung toast na toast, no? Ang bango. O diba? Pag daw, ito yung favorite na favorite ko eh kasi malayo pa lang. Yung kapitbahay. Amoy na niluluto ko. O diba? Yan ang sikreto ng pagigisa. Hindi matatago niluluto mo na pag kinagluluto kapag nag-golden brown ka ng bawang. Kasi nangangamoy. Kailangan golden brown. Diba? Ito favorite ng anak ko. Yung bunso. Kasi masyadong healthy conscious. Siyempre, sundin natin yung ano, yung natutunan ko sa Korean cuisine na always may ginger. Maswerte tayong mayroon tayong ginger sa farm. Magpagtanim nga, no? Ng luya. Pero bibili muna ako ng farm na ano, gagawa ko ng ano, isang ektaryang luya. Para mura na kayo mga mamsi mabibili niyo. Ang tanong, buhay pa ba tayo nun pag may pambili na ako? Yan. Wow, ang bango! O, diba? Golden brown na si bawang at saka si luya, si sili. Amoy na amoy ko na. Ngayon ay lagyan na natin ang sibuyas. So, itong sibuyas, ano, pansin nyo, medyo sweet naman siya. Pag golden brown naman ang sibuyas, nagiging sweet siya. Siya yung, ano, nagpa-flavor ng like a pork. Sometimes, di ba yung hopyang baboy? Hindi naman siya hopy, may baboy talaga eh. Alam niyo kung ano yon? Sibuyas lang yon. Sa mga may panideriya dyan, di ba? Aminin! Di ba, totoo ang chismis ni Mami Chef, yung hopyang baboy ay sibuyas lang yon na golden brown. Kaya, lagyan natin ng konting oil. Ayan. Pagka, kasi, ganito. Ayan. So, golden brown na siya. So, ilagay na natin ang ating sitake. Sa unang tingin, akala mo, beef. Na nagluto ako, hinalo ko ito sa beef. So, akala nila puro beef ang kinain nila. Hindi nila alam, may shiitake mushroom. Kaya ngayon, hindi na ako naglalagay ng beef kasi sanay na sila. Sanay na sila kumain ngayon lahat ng puro shiitake mushroom. Okay. Wow, ang bango mga mamshi. So, lagay na rin natin ang ating kamote. Pwede nyo i-fry to, pero ako kasi gusto ko may hindi ko pina-fry. Pero meron akong ginawang fry kanina.
kasi yung mga anak ko may gusto may fry, meron hindi. So, pagsamahin natin. Para lahat. Hindi magsele-selo. Na. Ayan. So, kailangan natin ng i-simmer to ng konti hanggang sa lumambot yung ating kamote. Then, pag malambot na siya, lastly na natin ilalagay yung ating mga vegetable. Pero lagyan na rin ilagay na, pwede na rin natin ilagay nito yung bago nagtatay. Okay. Bell pepper! Body ko. Paano ba malalamang healthy ni Dodoto mo? Sabi ng Korean chef ko na aking teacher dati na si Chef Lilimin, kailangan daw full of colors. Okay? So, meron tayong green, red, and yellow. Ganda. Ah, diba? So, yung ating egg, mamayang boiled egg, the white. Full of colors. Parang tayo lang. Isipin nyo, kahit naku-quarantine tayo, o, diba? Kahit nasa quarantine stage tayo, masaya pa rin ang buhay. O, diba? Katuloy pa rin tayong buhay. Okay, ayan na. Pulo niya siya. Sabi nga, gawin natin healthy. So, kahit kaunti-unti lang, no? So, bigyan natin siya ng gulay. Ayan. So, naglagay din ako ng konting malunggay. Tsaka, syempre, kangkong. Kahit kaunti lang, no? Kahit kaunti-unti lang siya. O, diba? At least na nakakain sila ng konting gulay. Huwag naman natin silang biglain, ano? Kasi pag sobra naman ay baka masawa sila. So, takpan ulit natin ng konti. Mga ilang minutes lang para yung maluto yung ating gulay. Ayan! Luto na! Siyempre, pag gulay, huwag nating i-overcook. Ready for plating!